Ininspeksyon ng mga otoridad ang ilang gusali at tindahan ng pagkain sa Calasau, Pangasinan, kaugnay pa rin ito ng pagbubukas ng klase. Ilang gusali ang nakitaan ng paglabag sa fire safety standards. Makibalita tayo kay John Ponsoy ng GMA Dagupan. Nagsagawa ng surprise inspection sa mga dormitoryo sa Calasau, Pangasinan, ang Commission on Higher Education Region 1, Bureau of Fire Protection at Municipal Health at Engineering Office. Unang tinignan kung may kaukulang permit ang mga dormitoryo, kasunod ang aktual na inspeksyon sa gusali. Isa sa mga inalam ay kung nasusunod ang fire safety standards. Ang ilang gusali nakitaan ng mga paglabag. Yung iba, kulang sila kasi na-inspect na namin to. So yung mga eco-comply, hindi pa nila na-comply like yung emergency lights and then yung directional exit signs kasi especially mga borders, yung iba kasi bago. Opo ma'am, pag sinabi kasi sa may-ari ma'am, mag-a-action naman po sila. In-inspection rin ang matindahan ng pagkain kung saan madalas kumain ang mga estudyante. Gustong matiyak ng mga otoridad na nasusunod ang mga patakaran sa kalinisan. Target ng CHED Region 1 na mapuntahan at ma-inspeksyon lahat ng dormitoryo sa rehiyon kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa mga kolehiyo at unibersidad. Titingnan nila talaga yung safety eh, safety ng place, ng area, tapos yung compliant ba sila in terms of yung mga ventilation and lighting kasi kailangan yun sa kanilang pag-aaral din. So, bukod sa kaligtasan ng mga istruktura, dapat din daw maging handa ang mismo mga estudyante at guro sa oras ng sakuna gaya ng sunog at lindol. Sa Balete Sur Elementary School sa San Carlos City, sumabak sa earthquake drill ang mga guro at mag-aaral. Sa hudyat ng alarma, nagsilabasan sa kani-kanilang silid-aralan ang mahigit 600 mag-aaral. Yung mga bata, nagkakaroon sila ng tinatawag na idea kung paano umiwas sa mga sakuna na maaaring mangyari na dito sa aming paralan. Dapat hindi po lumapit sa mga matutumbo. Dahil baka matapunan po tayo. Okay, huwag magpanik. Opo, huwag po magpanik. Isang information campaign din ang sinagawa ng PDRRMC sa mga mag-aaral, guro at residente para maalis ang pangamba sa nakitang mga bitak na lupa sa lugar. In-inspection na raw ng Mines and Geosciences Bureau ang mga bitak. Wala naman daw dapat ipangamba ang publiko. Grounds ang dahilan kung bakit may mga crack o mga feature sa lupa ay due to ground subsidence due to lowering of water level. Joan Punsoy, nagbabalita, Pilipinas.